marami nang sasabi na imbestiga ng imbestiga, wala naman nangyayari. There is already a policy which is STL should be able to kill Weteng. It's failing, therefore, let's see how we can fix the system. Pinag-iisipan pa kung kakailanganin pa muli sa Senado si Sandra Cam, pero wala pa mang imbitasyon. Nagsabi na ito na hindi siya dadalo. Isang batang PNP officer ang dapat sana itetestigo laban sa mga matataas na opisyal ng PNP na sangkot sa Weteng. Pero dahil binalaan ni Sandra Cam, umatras na ito sa planong pagharap sa Senado. Tapos mag-grandstand na naman dito mga senador? I'm sorry, I'm so disgusted and emotional right now. Dahil pagod na kami ng laban na to. Nauna nang tumestigo si Sandra Cam sa Senado. Siya raw mismo ang nagabot ng Weteng money sa ilang miyembro ng pamilya Arroyo. Isa sa mga rekomendasyon ng 10th Congress, si Bakin sa pwesto ang lahat ng general na dawit sa Weteng. Bagay na hindi naman nangyari. Kanina binanggit din ng whistleblower na pamilyar sa kanya ang bagong hepe ng PNP. The late boy mayor, nasabi niya itong Colonel Bacalso na to na ang nagdadala, ang collector is a certain boy Tangkad. Nauna nang tinanggi ni Bacalso ang pahayag ni Cam. Agad din siyang naglabas ng direktiba para utusan ang regional directors ng PNP, CIDG at Intelligence Group na magpresenta ng plano para labanan ang Weteng sa kanilang lugar. Isang pagpasa sa Whistleblowers Protection Act sa mga pinangako ni Pangulo Aquino sa kanyang unang SONA. Pero sa impormasyon ni Sandra Cam, wala raw takot ang mga Weteng operators kay President Aquino dahil karamihan sa mga ito kasama ng Pangulo sa shooting club. Mas malala ngayon ang Weteng. Mas malala. 4 times. Nung kapanahon na namin, 2 times, maximum 3 ang bola. Ngayon, 4. 4 times. A day. Kung maiisa batas ang Whistleblowers Protection Act, ay nakahanda naman daw si Sandra Cam at ang iba pang mga testigo na magbigay ng karagdagang impormasyon para mapuksa ang Weteng. Ang problema, uusad ang panukalang batas sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso. Ina Zara, News 5. Sa gitna ng kontrobersya tungkol sa Weteng, sinabi ni DILG Secretary Jesse Robredo na pabor siya sa Small Town Lottery o STL. Kung bakit, Justine Santos, sagutin mo. Matagal ng problema ang Weteng, ang kontrobersyal na illegal gambling game na sumira sa reputasyon ng 2 magkasunod na presidente. Gayunman, umaasa si DILG Secretary Jesse Robredo na malaki ang kanyang magagawa para puksain ang illegal na sugal. Ang solusyon, pagbutihin ang sistema ng Small Town Lottery or STL para maingganyo ang mga sugalero na dito na lang tumaya. Ang STL ay isang laro na una nang ipinatupad ng PCSO bilang legal na kapalit ng Weteng. The STL was designed to fail. Kasi kung ako magtataya, siyempre pipiliin kong tatayan yung kikita ko na mas malaki. Di pag pipili na siya STL o Weteng, di STL siya. Pero hanggang hindi pa napaplansya ang mga pagbabago sa STL, tuloy pa rin ang kampanya ng DILG laban sa Weteng. At may listahan naman daw ang PNP na mga pinaghihinalaang Weteng operator. Inamin naman ito ni PNP spokesperson Agrimero Cruz, pero hindi raw pwedeng pag-usapan ang listahan para hindi matunugan ng mga Weteng operator. Nakita na rin daw ni Robredo ang listahan. May mga politiko. Without prejudging anyone, walang Weteng pag walang pulis, saka walang politiko. Ipinakita rin ni Robredo ang confidential na sulat niya kay DILG Undersecretary Rico Puno at dating PNP Chief Jesus Versosa. Sa sulat, pinagpapaliwanag ni Robredo ang 2 opisyal kung bakit dinadawit ang pangalan nila sa Weteng Payola. In fairness to kay Jusek Puno, he said that hindi totoo yun. Si Chief PNP did not answer. As much as he's retiring, hindi naman talaga, it's not a cause of concern for him anymore. Dinepensahan naman ni Robredo ang bagong upong hepe ng PNP na si Raul Bacalso sa naging pahayag ni Weteng whistleblower Sandra Cam na tumatanggap umana ito ng Weteng Payola. No basis. Ako palagay ko hindi. I'm not sure of
hanggang hindi ko pa nakita yung pangalan niya sa mga listang yun. Justine Santos, News 5. Silipin naman po natin ang aksyon sa ating journalismo page dito po sa Facebook na may miyembrong umaabot na po sa 132,140. At hiningi po natin ang reaksyon ng ating mga kapatid tungkol sa pagpabor ni DILG Secretary Jesse Robredo sa small town lottery na di umano'y front lang ng Weteng. Ang sabi po ni Aldre Habok, small town lottery, pinasosyal lang yung tawag sa Weteng. Ganun din yan, maging legal man o hindi, aabutin ang taon ng gobyerno natin para mahuli lahat ng may kinalaman dyan. Samantala, ang sabi naman po ni Marites Belsonda, dapat maging legal ang Weteng. Di naman matitigil yung Weteng na yan kasi dyan umaasa ang mga mahihirap na magkakaroon sila ng pera. Patay ang dalawang pulis matapos pagbabanalin ng tatlong hindi pa nakikilalang suspect sa Quezon City. Inaalam pa ng mga kapwa nilang pulis ang motibo ng pamamaril. Narito ang report ni Joel Gorospe. Wasak ang magkabilang bintana ng Toyota Fortuner na ito matapos paulanan ng pala sa may kanto ng Tandang Sora Avenue at Congressional Avenue Extension sa Quezon City kaninang hapon. Sabi ng mga pulis, tatlong di pa nakikilalang lalaki ang nasa likod ng pamamaril. Nakilala naman ang dalawang biktimang sakay ng Fortuner na sina PO1 Juanito de la Cruz at PO1 Luisito Capulong na bibisitahin sana ang kanilang mga dating kasamahan. Sabi ng mga nakakita sa insidente, binangga ng isang Mitsubishi L300 FB ang Fortuner sa likod nito. Agad namang bumaba mula sa L300 at sa isang pulang Toyota Revo ang mga suspect na may dala ng M16 rifle at .45 caliber saka itinuloy ang pamamaril. Dito na na-recover namin sa sasakyan ng mga biktima yung kanilang order from higher headquarters na may special orders number 2676 nagsasabi itong dalawang pulis ay reassigned na sa PRO2 from NCRPO. We will conduct an investigation and we will furnish you yung kung ano ang motive as soon as makakuha namin yung other details. Nakita pa sa crime scene ang 6 na basyon ng bala na siyang kumitil sa buhay ng mga biktima. Masusing investigasyon ngayon ang ginagawa ng mga otoridad para malaman kung ano ang motibo ng pagpaslang sa dalawang pulis. Joel Gorospe, News 5. Samantala, sa showbiz aksyon, formal nang naghain ng kanilang sagot sa korte ang ABS-CBN Network ukol sa isinampang kaso ni Willie Revillame. Ang detalya sa report ni MJ Marfori. 140 pages ang sagot ng ABS-CBN Network laban sa isinampang reklamo sa kanila ng Wawawi host na si Willie Revillame. Naninindigan pa rin ng ABS-CBN na walang karapatan si Willie para tapusin ang kanyang kontrata dahil ABS lang daw ang maaaring magkansela nito. Ang basihan ng Channel 2 rito ang sinasabing pag-misbehave ni Willie sa show niya noong May 4. Kung saan hinamo ni Willie ang management na tanggalin ang entertainment personality na si Jobert Sokal dito dahil raw sa pag-insulto nito kay Willie. Gusto ni Willie na maputol lang ang ugnayan niya sa ABS-CBN. Ang dahilan, ang umano'y pagmamaltrato sa kanya ng network bilang isang talent. Sa isang text message ng legal counsel ni Willie na si attorney Leonard Rivera, sinabi niyang hindi pa sila handang magkomento sa ngayon dahil hindi pa raw nila natatanggap ang sagot ng Channel 2. Pero kumpiyansa sila na mas matibay ang pinaglalaban nilang kaso kesa sa ABS-CBN. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon, anti-littering drive ng MMDA. Inumpisahan na. Higit 100 huli sa paggalat. May kakambal pa ang multa. At mga bago at matitinding show dito sa inyong kapatid network, inilunsad na. Lumabas ngayon sa mga dyaryo ang isang full-page ad. Ang hiling dito kay Pangulong Aquino.